So ito yung tagpo mga ka-YouTube ng Pamilya Galino at ni Leobert Dasmariñas, kung saan nabigyan sila ng pagkakataon na makausap siya at makakwintuhan ng saglit. Kaya yan, mayroon silang mga tinatanong kay Leobert Dasmariñas. At sa susunod ay dito po makita naman natin yung formal na pagsasampa ng reklamo, demanda ng ina ni Jubilin Galino doon kay Leobert Dasmariñas at kay Jubert Baldistamon. At yung kasunod na video mga ka-YouTube ay ang interview ni Serapi Tulpo sa pulis dito sa Puerto Princesa City, Palawan. At yung interview rin sa kapatid ni Jubilin Galino sa patungkol din sa kasong ito. Corporal, yes sir. Ace Abian. Abian sir, yes sir. Apo. Hindi po pumasok sa radar ninyo ito? Ah, hindi po sir, hindi po. Oh, bali sir, kung ganun ka na, binabawi ko na puri ko sa inyo. Di ba last time nag-usap tayo, puri ako sa iyo hanggang langit ngayon. Eh, binabawi ko na po yung pagpuri ko sa inyo kasi kasama po dapat yan sa inyong gagawin investigation. Imposible hindi nyo po alam yan. Eh, samantalang itong mga netizen, alam nilang halos lahat. Sila po yung mga nag-feed sa amin yung information tungkol sa police na teacher ni Jovelyn. Tapos kayo, hindi nyo alam? Sir, i-update ko po kayo, sir, regarding dyan. Nung nasabi nyo po sa akin yan, sir, nagkandak na rin po ako ng mga, ano sir, ng investigation. Okay. Lumita ko sa kinandak ng investigation, sir. Yung, sir, bali, hindi po masok na POI po, sir. Kasi, based doon sa, hindi ko pa lang po napasyalan yan. Na-confirm yun kasi wala akong pasok ang Fulbright, sir. Hindi po naka-enroll si Jovelyn ng 2 SEM. Kaya, para ano po, hindi po pumasok sa POI natin yung professor, teacher niya na yan ng Mark 19. Ano sabi ng POI, sir? Yung nabanggit niyo, sir. Okay. Person of interest. Okay. Hindi po pumasok sa inyo. Opo, sir. Hindi kaya dahil sa baro po, kaya hindi pumasok. Pagkabaro, hindi papasok. Pag hindi kabaro, pasok yan sa POI. Ay, hindi po, sir. Atinig na po namin yan, sir, investiga. Kasi ito sabi niyo, sir, yung amo, kinausap niyo na po yung amo ni Jovelyn, o kasi person of interest yun. Eh, kasi hindi siya police. Ngayon, itong police, nakasama dapat sa investigahan ninyo, hindi ito tinainimbestigahan. Eh, teacher niya ito at mayroon pa man din palang text message galing dito kay sa police o chat, kinachat ng police itong victim the day after she disappeared na where na you or nasaan ka na. Oh, hindi nyo alam yun? Sir naman. Sa bagay na po yan, sir, bali, Juan, nagkandak po kami ng investigation dyan. Hindi pa lang po namin na final tungkol dyan. Pero, sir, hindi po na ipasok sa kanya sa POI. Ngayon sir, buksan niyo na po sir, buksan niyo na po yung baul niyo, ipasok niyo na po yung pangalan. Yes sir. Sa pangalan sir. Sa baul niyo bilang person of interest. Saka isa pa kaya kaduda-duda ano po nung tinatawagan namin kanina pa nasa firing seminar na daw Kernel at ayaw siya magpagulo, magpa-investig. I mean, magpa-istorbo. So sa palagay niyo Kernel, may irregularity ba doon yung isang tao, police parte niyo tinatawagan namin para magbigay ng pahayag tungkol dito sa kaso, estudyante niya nawawala ngayon natagpuan na gusto namin kunin siya ng pahayag, busy daw siya sa firing seminar. Kayo po bilang isang Lieutenant Kernel, ito po ba ay katanggap-tanggap na rason, Lieutenant Kernel De La Cruz sir? Posible po sir, siguro sir. Dapat kahit paano matigyan ng masagot yung tawag kahit para masabi niya kung... Kaya na po sir. So kung kayo po ang mag-imbestiga, tulang ginagawa po namin ngayon, tapos ngayon tatawagan mo siya, person of interest siya, at importante mga tatawag. At ang sagot sa'yo, huwag ag-storing kasi nasa firing seminar lang ako. Yes, katanggap-tanggap pa yun, sir. Ayun nga po, sir. Di ba, sir? Magdududa ka na, sir. Di ko ba? Opo, sir. Oo. Pero sir, regarding po dyan sir, hindi na namin ngayon natutukan muna yan sir. Pero kasama po yan dahil nabanggit niyo sa akin sir nung nakaraan. Actually, kaya ko po nalaman yung tungkol doon sa status ni Jovelyn sa school na 2 SEM po na hindi siya naka-enroll. At kasama na rin po yan kasi taga-api. Alam ko po, marksmanship instructor yan si yung police. Ngayon po sir, kasi hintay na lang namin yung result ng DNA sir. Actually, sir, forget about the DNA. Kasi una, yung forensic pathologist na kusuman kanina, highly improbable daw na baka kay Jovelyn yun dahil in matter of 3 weeks, nalimpyo na yung buto at puting-puti pa. Okay? So, tapos pangalawa, yung NBI po ay magsasagawa din ng separate investigation sa pag-DNA testing and then ang NBI na po ang magtitake over. So, if I were you, Colonel, ngayon pa lamang, kung ako sa'yo po, Colonel Sarah, magpakitang gilas na po kayo. Kasi pag lumitaw sa NBI na may cover-up dito, kayo po bilang isang seasoned investigator, I would assume kasi Lieutenant Colonel na po kayo, medyo mababawasan po ang inyong pong credibility. Nagigas niyo po, Colonel, sir?
Remember, sir, pinuri kita ng umpisa, sir. Nakita mo kung gano'ng kapatas. Diba? Thank you, sir. Oh, and ngayon, things that the way things are going, mukhang binabawi ko na pong pagpuri sa inyo. Kasi napakasimple lang po yung kanyang professor. Alam niyo naman pala na isa sa mga personal interest, hindi man lang inimbestigahan, tinawagan. Ongoing naman po yun, sir. Ang binigyan ng instruction. Ongoing po yun, sir. Opo, pero sir, hindi nyo kinausap. Lahat kinausap nyo na. Pwera lang ito. Bakit hindi ito nyo sinama sa pakipag-usap? Yes, sir. Yes, sir. Tama na po. Oh, di ba, sir? So, ito po ang inyo, ang request ko sa inyo, Colonel. Kung pwede po sana, Colonel, pilitin nyo po makausap itong si Corporal Ace. Huwag na ho natin patakpan, okay? Huwag na ho natin ibibibihin. Ma'am Jonaline, magandang hapon po, ma'am. Sir, gusto ko naman po i-share sa inyo na kumpirmado po na si Ace Abian po ay nagkakagusto po sa ate ko. Second year college pa naman po yung ate ko, gusto niya na, pero ang sabi po ng kaibigan niya, ayaw daw ng ate ko doon. Mahilig pong mag-comment itong si Ace Abian doon sa mga post ng ate ko. Okay. So, go ahead po, ma'am. Nito pong July 30, nagkaroon po sila ng firing. Tapos, pinatanggal po yung face mask ng ate ko. Bali, ito pong nagkukwento ay isa sa mga kasamahan ni Jovelyn na nag-firing po. Kailan po ito? July 13? July 30. 30, okay. So, saan po siya nag-firing? June pala, sir. June 30. June 30. Saan po siya nag-firing? Dito po sa Tinigiban. Tinigiban. Oh, ano po ito? Firing range ng PNP? Yes po, sir. Okay, Tinigiban, firing range June 30. Opo. Okay. Meron din po kaming mga video at picture ng mga nakasama po na tulis ni Jovelyn during ko nung nag-firing siya. Oh, wow. Opo, sir. Nakuha okay. po namin. Tapos, nung pinatanggal po yung face mask ni Jovelyn, sinabihan po siya nung naka-orange na police doon na maganda pala ito. Tapos, maganda pala ito, okay. Pwede daw maging news sa darating na event. Pwede maging news? News. Opo. Ito sino pala sabi noon? Yung naka-orange po na police na meron po kaming picture din. Okay. Tapos okay. po, okay. Pinalapit po nung lalaking naka-orange si Jovelyn doon sa lieutenant nila. Nasa likod okay. po si lieutenant nila, nasa likod siya. Tapos pinakita niya si Jovelyn. Tapos sabi niya, oo nga po. Lieutenant, ma'am. Hindi po namin kilala, sir, pero may picture po siya dito. That time nakagaling po siya, tapos may yung itulis po natatak yung damit niya. So merong tiniente rin kasama pala sa firing range ng June 30. Okay, hindi lang identified. Paano na lang nasabi niya yun po yung tiniente? Lieutenant po, sir. Paano po nalaman ng lieutenant yun? Sabi po nung classmate ni Jovelyn, sir. Okay. So tapos ako nangyari? Sunod. Sabi niya, ano pwede nga, sabay lumapit po siya kay Jovelyn. Which is nakita rin po sa video na dumikit po siya kay Jovelyn. Aha. Okay. Tapos, ano po meron sa video, ma'am? Yan po, sir. Yung nag-firing po si Jovelyn, nandun po siya nakaalalay sa likod. Dalawa po sila. Yung naka-orange na lalaki, tapos si lieutenant po. At nasaan naman po si Ace? Si Ace po, that time wala po, sir. Eh, siya... Nung mga araw na yun, sir. Teka muna, okay. Wala si Ace at that time. Pero nandun si Tiniente. So bakit na... Opo. Pero magkakilala si po yun sila, sir. Magkakilala daw po sila. Okay. Sige. doon nag-end yung video na nasa likod yung dalawa. Opo, sir. Hello, ma'am. Opo, sir. Okay. Yung video na yan, gaano kahaba po? Wait lang po, sir. Titignan ko kung ilang... At gumawa ko kayo ng kopya niyan, pakisubmit po sa NBI. Kailangan po na NBI yan. Makakatulong po sa NBI yan. Oh, sige po, sir. Okay. Importante po yan. Tapos yung June 30 sa Tinigiban, sabi ninyo, yan hihingi ng NBI yung record ng PNP. Kasi kapag anybody na pumunta sa firing range, I would know that. Kasi pag pupunta ko ng firing range ng mga police, o whether police man yan o militar, naglalag ka. Inalalagay doon yung pangalan kung sino magpa-firing, anong klaseng baril, ang bit-bit mo, etc. So may record yan. Maliban na lang kung binura na ng police. Opo, sir. Nakakapagtaka lang. Regarding din po doon sa cover-up, kaya pala isipan din po sa amin. Kasi yung binabanggit po na, may binabanggit po ang pangalan at tinuturo itong si Kuya Leobert na may nagdidikta nga po sa kanya. Ayun, yun nga po, yung sinasabi nga po namin nung sa interview noon ni Mary na nung kakausapin na ni Mary itong Leobert, tumitingin sa police. Pero nung wala pa yung police, alam na alam niyang gusto niyang sabihin na inaamin niya yung krimen. Pero nung pinapasalaysay sa kanyang krimen, wala na siya masabit, nakatingin na sa police. So ibig sabihin, baka nakalimutan niya i-memorize yung turo sa kanya. Yung kapatid po mismo ni Kuya Leobert po, ay itinuro, may isang siyang itinuro na police kung sino yung nagdidikta po sa kanya. Mm-hmm. May police pa itinuturo? Opo, tapos nakuna ng larawan din kung sino yung police na yun. Nakikuha namin yung kapatid po. Interested ako dito sa tiniente. Ito na tuloy. Okay. Dami naman nag-iisip.
na maaring itong City Niente ay mas nakatiin kaysa dito kay Corporal. Siguro isang dahilan kung bakit talagang matindi yung cover-up dahil may rango na to, Teniente na to, hindi to enlisted man. Teniente is all, official na ito. Kaya siguro wala tayong nakukuha masyadong information sa PNP, talagang todo harang ito mga polis na ito. Okay. Ma'am, lahat ng mga information meron kayo, ibigay niyo po sa PNP. Kailan niyo po nalaman na ito mga information ito? Bago lang? Bago lang. Opo, sir, bago lang. Yung in-open up niyo po, sir, yung sa cover up, tapos yung in-open up niyo po na may teacher pala si Jovelyn na police, kasi wala po kaming ideya talaga tungkol doon, sir. Sa kanya lang malaman nung magsalita kami at kailan din naman sa netizens yun. So doon, lumutang lagad yung kaibigan ni Jovelyn. Opo, sir. Bakit hindi siya lumutang nung una? Yun na nga po, sir. Okay. Well, po na, huwag niyo munang pangalanan yan. So yan po mga ka-YouTube, yung mga abangan natin sa mga nababanggit dito kung ito ba ay patuloy pang may imbestigahan o ano pa yung mga susunod na mangyayari. So patuloy po nating antabayanan yung mga development pa sa kasong ito at sa pagpasok ng NVI dito sa kasong ito. So maraming salamat sa inyong panunood at pagsuporta. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po at pakiclick yung notification bell para updated po kayo. So salamat po and God bless!